Kinupkop at tinulungan niya ang kaibigan. Subalit, ipagpapalit pala siya ng kanyang girlfriend sa kaibigan niyang ito. Balang araw ay magkikita silang muli. Maligayang pagbabalik po sa inyong lahat. Ito pong muli ang Dagit TV. At kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, ay please subscribe this at i-hit na rin yung notification bell button. Maraming maraming salamat po. Kaya tara, simulan na natin ang kwento. Iyak nang iyak si Princess habang iniimpake ang kanyang mga gamit. Ni hindi niya matingnan niya yon na nakayukong si Kenneth. Na bagamat hindi nagsasalita'y alam niyang malaki at labis ang nararamdamang puot para sa kanya. Malaki ang kasalanan niya sa binata at aminado siya roon. Ngunit hindi niya kayang lukuhin ang kanyang puso para lamang hindi ito masaktan. 5 buwan na ang nakalipas. Buhat nang umuwi mula sa abroad ang matalik nitong kaibigang si Jan. Minalas kasi ito ang nasabing lalaki dahil napunta ito sa isang malupit na amo. Kaya naman kahit walang wala rin sila'y hindi nagdalawang isip si Kenneth na tulungan ito. Dahil walang matutuluyan si Jan ay naisip ng kanyang nobyong si Kenneth na patirahin sa apartment kung saan sila nagsasama ang kaibigan. Kinupkop nito si Jan, pinakain, binihisan at ibinalik ni Kenneth ang dignidad bilang pagpapakita ng pagiging mabuti nitong kaibigan. Palaging nasa trabaho si Kenneth. Simula kasi nang tumira sa kanila si Jan ay nagdoble kayod na ito upang puna ng pangangailangan nilang tatlo. Sa tuwing uuwi naman ito sa gabi ay wala na itong lakas upang gampanan ang pangangailangan ni Princess. Dahil doon ay hindi maiwasan ang babaeng magkaroon ng tampo sa kanyang kinakasama. At dahil si Jan ang palaging nasa tabi niya, ay hindi maiwasang mahulog ang loob nila sa isa't isa. Nagkaroon ng lihim na relasyon si Jan at Princess sa loob mismo ng pamamahay ni Kenneth. Niloko nila ang lalaking siyang bumubuhay at nagpapakain sa kanila. Tumagal ng ilang buwan ang lihim na relasyong iyon ng dalawa. Hanggang sa bigla na itong magkaroon ng ideya sa kanilang katraiduran nang mapansin ang kanilang mga kapitbahay na may iba na sa kilos ng dalawa ay ipinarating nila iyon sa lalaki at dahil doon ay hinuli sila nito. Kanina lang ay naabutan ni Kenneth ang kanyang matalik na kaibigan at ang kanyang pinakamamahal na babae habang magkahugpong ang kanilang mga labi at puno ng init na nagyayakapan sa loob mismo ng kanyang tahanan. Pakiramdam niya ay tinutusok ng ilang milyong karayom ang kanyang puso sa sakit na kanyang nararamdaman at agad nagdilim ang kanyang paningin. Nasuntok ni Kenneth itong si Jan ng sobrang lakas dahil sa sobrang galit nito sa kaibigan. Mabuti na nga lamang ay iyon lang ang kanyang nagawa dahil nagawa pa niyang kontrolin ang bugso ng kanyang damdamin. Nagpasya na lamang siyang palayasin ang 2 ahas na kinupkop niya. Minahal, inalagaan at pinakain na hindi niya akalain sa huli ay tutuklawin lang pala siya ng mga ito. Buhat nga na mangyari yon ay umalis si Princess at si Jan. Nagsama ang 2 ito. Subalit akala nila'y magiging maayos na ang lahat lalo pat hindi na naman nang gugulo pa si Kenneth sa kanila. Ang huling balita nila rito ay nang ibang bansa na ito upang makalimot. Ngunit napakahirap pala. Nasanay silang si Kenneth ang bumubuhay sa kanila. Kaya naman ngayon ay hindi alam ng 2 kung paano sila makakaraw sa araw-araw. Lalo pa tila minamalas silang 2. Hindi sila matanggap-tanggap sa kanilang ina-apply ang trabaho. At maging maliit lamang ang negosyong inumpisa nila ay mabilis ding nalulugi. Baon na baon sila sa utang ngayon. Tila ba tadhana ng gumawa upang sila ay makarma. Nagkasya na lamang ang 2 sa pamumulot ng kalakal. Umi-extra din minsan si Jan sa pagkoconstruction at halos magdildil na sila ng asin para lamang mabuhay sila. Mabuti na lamang ay isang araw ay natanggap si Jan bilang crew sa isang bagong bukas na coffee shop na malapit sa kanilang tinitirhan, habang si Princess naman ay natanggap din bilang cashier sa isang mini grocery store katabi nito. Iisa lang kasi ang may-ari ng 2 establishmento na parehong kabubukas lamang ng araw na yon. Halika na mahal, umalis na tayo habang maaga pa.
Mahirap na kung magpapalit tayo. Birthday pa naman natin sa trabaho. Ani ni Princess sa kanyang kinakasamang si Jan na agad namang sumang-ayon sa kanyang gusto. Ngunit halos manigas ang dalawa nang makarating sa kanilang pagtatrabahuhan. Sa labas kasi ng dalawang establishmento na kanilang papasukan ay kausap doon ang kanilang magiging kasamahan sa trabaho ang kanilang boss, ang may-ari ng parehong establishmento, dahil iyon ay walang iba kundi si Kenneth. Nang makita sila ng lalaki ay hindi na ito kababakasan ng anumang galit sa kanyang mga mata. Ngunit halos lumubog pa rin sa kahihiyan sina Jan at Princess. Nilapitan sila nito. Hindi na mahalaga sa akin ang nakaraan natin. Tinanggap ko kayo rito dahil alam kong kailangan ninyo ng trabaho. Jan, Princess, sana'y maging maayos na ang lagay nyo. Simula ngayon, gusto kong iparating sa inyo na pinapatawad ko na kayo. Sa sinabing yun ni Kenneth ay nagkatinginan sina Jan at Princess. Wala silang ibang nasambit kundi labis na pasasalamat sa taong noon ay tinaraydor nila. Bilang kapalit ay aayusin nila ang kanilang mga trabaho. Iyon na lang kasi ang tanging magagawa nila upang makabayad sa taong kahit sinaktan nila ay pinagmalasakitan pa rin sila. Magmula nga noon ay nagtrabaho na si Princess at si Jan sa kumpanyang ito ni Kenneth. Nakaaho na sila sa hirap at naging maayos na ang kanilang pagsasama. At dahil iyon kay Kenneth na minsan na nilang tinaraydor at niloko, subalit andyan pa rin para tumulong. Isa lamang ang kwentong ito na magpapatunay na kahit gaano pa man at kahit gaanong kalaki man ang ginawang kasalanan sa atin ng kapwa ay huwag na huwag tayong magtatanim ng sama ng loob. Dahil palagi nating isipin na gawin nating inspirasyon ng mga bagay na yon upang sila ay tulungan at maging mabuting tao pa rin sa kabila ng lahat. Maraming maraming salamat dahil nakaabot ka sa uling bahagi ng video. Hanggang dito na lamang ang ating kwento. So once again, this is Dagit TV. Hindi ito isang kwento lamang, kundi ito ang magbabago ng pananaw mo sa buhay. Dagitin mo magandang aral ng buhay at lilipad ka na parang ibong matiwasay sa langit ng tagumpay. Samahan niyo akong muli sa susunod na video, mga kadagit.